akun sa inyong lahat dyan. Ini kaya kinakabit ko na yung ano guys. Yung saksakan sa ano natin. Sa 3G silver guys. Yan. Nauna ang saksakan nito. Malalaman natin yan sa susunod na buwan. Ka-aircon na si Camille. Hindi pa. Kasi wala pang pro. Tsaka konting kaalaman nga pala guys. Palayo ko gamay. Palayo o gamay? Oh, palayo na gamay. Ano, kita yung pagkagwapo. Konting kaalaman nga pala guys sa mga ano, sa mga panel board natin sa bahay. Dapat kailangan na ano yun guys, kailangan ng every year kung ano, kung mas maganda eh, every 6 months or every year, kailangan nating higpitan yung mga ano nito guys, yung mga screw. Kasi may tendency kasi na luluwag yung ano natin, mga screw sa breaker. Yeah, yun ang nagsasanhi na minsan yung sunog kasi nag ano siya, nag lolos contact. Lumuluwag kasi siya guys, yung mga screw nito sa ano natin, mga breaker. Lumuluwag siya kaya yun ang sanay lagi sa sunog. So nag-short siya, nag-short. Kaya kailangan nihigpitan yan every year. Mas maganda nga eh, every 6 months para sigurado kasi ngayon nga eh, nihigpitan ko. Talagang maluwag na siya guys. Ano maluwag mo na? Kasi yung kuryente kasi pag naka-on siya, minsan bumabibrate siya guys. Pansin nyo, bumabibrate siya. Kaya lumuluwag talaga yung tornilyo niya. Ayun. Yun ang kadalasang na ano namin na bilang electrician. Yun ang kadalasang trouble namin guys. Pag nagpapatay-patay yung ilaw, yung breaker ang inuunang check namin para doon namin na nakikita yung problema sa mga tornilyo. Sa mga screw. Sa mga screw nga pala. Ayun, ayos na. Try na lang natin. Huwag muna natin takpan, i-on muna natin yung double check tayo. Ito, neutral. So, yung neutral ng panel namin, nasa taas. Kasi wala akong ano kasi dito ng terminal lugs. Terminal lugs para dito sana yung lahat ng neutral. Yung ginawa ko, yung lahat niyang neutral, doon na lang sa taas. At yung itong lahat ng nasa baba na kable, eh, ano siya guys, puro na siya buhay. Kaya supply sa ilaw, sa outlet, at saka yung isang outlet dito. Yan. At saka itong isa na to, is ito yung main. Yan. Try natin, i-on natin yung breaker. Ito yung ilaw. Yan. At saka ito yung sa breaker. Ano pa bang kulang? Ito yung sa ano no? Sa TV nito. Yan ba nito? Yata yun. Yan. Kasi ito yung dati sa spare. Spare yun. Dinondo na to sa ibabaw yung spare na to. Yan. Ang kalang doha? Yung doha spare. Spare din yung dalawa. Ito kasi yung bala kong supply sa ano natin. Dun sa kusina. Tsaka ito yung sana-sana. Hindi ko pa na trabaho kasi wala tayong kable. Yan. Ilaw na yung ano natin. Yan. Ilaw na yung ano natin guys. Energy saving device. Ayos na. Lagyan ko na lang siya ng ano siguro dito. Ng
Ano pang maganda? Kabitan, sabitan dito, guys. Ipako na lang. Ano ko na lang dito ng screw. Yan, dalawa para hindi siya mahulog. Ayan. Bunutin muna natin. Tapan muna natin yung panel board. Yan guys, tapos ko nang ikabit yung ano natin, yung energy saving device. Yan. Sa ngayon, hindi ko pa siya ma-recommenda sa inyo na gumamit kayo nito kasi wala pa tayong proof na bumaba yung ano natin, konsumo sa kuryente. Baka sa susunod na buwan.
Hello dong. Mengrapat na podcast gamit ni papa? Ya? Tingog ni mudong oi. Cute man kayo. Tekan tita. Bye bye. Kaya yun guys. Abangan lang natin sa susunod na buwan. O ano ba yung baka maano natin makikita natin yung resulta sa susunod na bill kung bumaba pa talaga yung ano namin konsumo sa kuryente or sa next month pa ba yung magiging resulta niya. Yeah, ayun. Pero sa demo kanina nakita ko naman siya kanina guys. Ang 16 watts na ilaw pag ginamitan natin nito is kukonsumo ka na lang ng 3 watts. 3 watts na lang pero yung 3 watts na lang yung magiging konsumo niya. Pero ganun pa rin yung ano niya, yung kumbaga ganun pa rin yung liwanag niya sa ilaw niya. Pero ang nakukonsumo na lang niya is 3 watts. At kanina sinubukan namin sa TV, sa ano yan, LED, ang TV ng ang watch ng TV namin is nasa 80 watts. Ginamita namin nito, energy saving device is kumukonsume siya ng 70 watts. So medyo bumaba ng 10 watts yung ano niya, yung nagiging konsumo ng kuryente. Kaya yun, malalaman talaga natin yung resulta kung bababa ba yung ano natin yung bill ng kuryente sa susunod na buwan. Sa ngayon, tapos ko na siyang ikabit guys. Yan, ang pangalan niya GBM parang GBM Electro Ventures. Yun, kung gusto niyo i-search guys, search niya lang sa GBM Electro Ventures. Yun, para makita niyo yun yung ano doon, yung mismong manufacturer nito sa ano natin, energy saving device. Yan, sayang, di ko lang na pakita sa demo kanina guys. Ayos na? Tapos mamaya is ano, alis nga pala kami ni Ken sa Cebu guys. Kasi may ano ako, kaya may trabahoin din ako dun sa Cebu. Kumbaga yung dating pinagtrabahoan namin dun sa Tagbilaran, yun, nag-visit sa akin yung engineer. Hindi, bali ako nga pala yung nag-message. Tinanong ako sa kanya kung meron bang bakante na trabaho. Yan, sa awa ng Diyos is meron siyang ipapagawa sa akin na ano kumbaga parang ano na rin, pakyaw na rin na trabaho. Pero yan na lang niya na kumbaga arawan ang sahod, pero pag matapos ko within 30 days ibibigay niya yung ano binigay ko sa kanya na quotation, tama ba? Quotation ng ano ng trabahoin namin kung ilang ilaw, ilang outlet, yan. Pag matapos ko within 30 days. Kaya yun, kumbaga madalian yung trabaho na to. Bumayang gabi is aalis kami ni Ken para doon sa trabaho. Bukas yung umpisa na ano namin trabaho. Kaya yun, ayos na. Kaya yun, magpapalam na lang muna tayo ngayon guys. Thanks for watching guys. See you ulit bukas sa susunod na video natin. And don't forget to subscribe kung milahin nyo sa TV. Bye guys, see you ulit bukas sa susunod na video natin. Bye bye and God bless.